At syempre, hindi po tayo nagtapos dyan. Nakita ko, banda na yung opisina. Pero dapat mapagpatibay pa natin dito. Gumawa tayo ng Local Housing Development Board and Clearing House. Para saan po itong clearing house na to? Para saan po itong board na to? Ang board po ay magpapatibay kung ano ang ginagamparan ng opisina. Binibigyan ng direksyon ang malupa sa lungsod ng Paranaque para alam natin saan tayo pupunta. At syempre, meron din tayong tinatawag na clearing house. Ano ba yung clearing house? Alam niyo po, marami tayong problema yung tinatawag nating administrative demolition. Diba? Natatakot tayo sa ganun, yung administrative demolition. Yung clearing house ay isang opisina o isang parte ng board na kung saan po, bago sila makapagsimula na kailang gagawin o dapat gawin, kailangan po nila tingnan yung karapatan pang tao. Siguraduhin nila na meron pong matibay o yung tipong tamang area kung saan kayo paglilipatan. Dapat may tubig, dapat may kuryente, at dapat po hindi magsimula agad yan sa takdang oras at araw. Kailangan may pulis, kailangan may representative na City Hall, at kung ano-ano pa para yung karapatan ng tao pagdating sa ganitong panahon ay hindi po matapakan. Isa din pong alay ni Councilor RICO GOLEZ yan sa inyo. Para yung administrative demolition ay hindi po natin katakutan kailanman dahil dito sa clearing house na to. Yun po isa pong alay ni Councilor RICO GOLEZ sa inyo. Siyempre, hindi lang po tayo gumagawa ng batas. Kailangan din natin tumulong sa ating bandang people, sa ating mga kababayan, di ba? Meron tayong mga servisyo na binibigay. Alam niyo po, ako'y tuwang-tuwa na mag-report sa inyo na linggo-linggo po maraming pumupunta sa opisina ko, humihingi ng tulong, at lahat po yan ginagampanan natin, ginagawa natin ang paraan. Dahil alam po natin, kailangan na kailangan niyo po ang tulong namin, inyong mga halal na opisyalis. Ang isa pong meron sa opisina ko ngayon, siguro may mga ilan sa inyo dito, may sakit, walang perang pang pagamot. Di ba? Ang hirap magkasakit itong panahon na to. Kaya kung pumunta kayo sa opisina ko, meron po tayong tinatawag na Bgy Moonwalk program. Itong programa na po ito, pinapatupad namin ni Congressman Bgy Moonwalk. Para saan po ito? Kung gusto niyo pong magpagamot sa PGH, kung gusto niyo pong mag-confine sa PGH, kung gusto niyo magpa-hospital sa PGH, sagot na po ni Councilor RICO GOLEZ at ni Congressman Roilo GOLEZ yung gastusin. Ang importante lang, pumunta kayo sa opisina ko at kumuha ng PGH referral. Wala na pong tanong-tanong yan. Bibigay na po namin yung referral na yan. At kung kailangan niyo pa, balik lang kayo ng balik sa opisina ni Councilor RICO GOLEZ. Hanggang kailangan nyo ay magbibigay kami ng referral. Alam mo po dito sa Barangay Moonwalk, marami na pong gumamit ng referral na yan at marami na pong nakinapang sa referral na yan. At kung kailangan nyo pa, punta lang po kayo sa opisina. At syempre, alam nyo po, si Congressman RICO GOLEZ may record po rito. May record po siya na nagpagawa ng pinakamaraming eskwelahan sa kasaysayan ng Paranaque. Pero siyempre, si RICO GOLEZ, hindi tayo congressman, kumsihan tayo. Pero alam po natin gano'ng importante ang edukasyon para po maiangat ang antas ng ating buhay. Si Congressman RICO GOLEZ, pumprodukto po yan ng public school. At si Councilor RICO GOLEZ naman, siyempre alam natin kung gano'ng importante yan. Tayo po'y tumutok sa ating mga daycare. Taon-taon po si Councilor RICO GOLEZ pinagamit ang aking budget para po pagbili o hindi po libro school supplies ng ating mga daycare students. 8,000 ang mga estudyante ng daycare sa ikalawang distrito ng Paranaque. At lahat po yan, taon-taon may libro, at taon-taon po yan, kung hindi libro ang bibigay ko, school books ay school supplies at mga bag ang binibigay po ni Councilor RICO GOLEZ para yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, magkaroon ng magandang pagkakataon. Dahil kailangan po dito sa lungsod ng Paranaque, lahat ng bata sa daycare, matuto magbilang, matuto magsulat, at matuto magbasa para po pagdating sa grade school, high school, ay malaki po ang pag-asa nila. At marami po tayong servisyo
Linggo-linggo po, umiikot tayo para sa patubig program. Buhin yung purok, inyong sityo, walang tubig. Okay lang po. Pwede tayo magpadala ng tatlong truck ng tubig, mag-deliver ng tubig si Councilor RICO GOLEZ para meron kayong panligo, meron kayong panlaba. Huwag nyo lang inumin, ha? Pang ano lang yan, alam mo na, panglinis lang po yan ang inyong mga kagamitan. Kaya ito po si Councilor RICO GOLEZ, no? Nagpapasalamat po ako sa itong pagkakataon na ibinigay nyo sa akin. At syempre, itong pagkakataon na to, nag-report naman po ako sa inyo kung ano yung mga ginawa ko sa pagkakataon na ibigay nyo. At syempre, sa darating na panahon, pagkakataon, kung tayo mapalarin, ay magsasama-sama tayo muli. Kaya ito po si Councilor RICO GOLEZ. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa mga taga-Barangay Moonwalk. Nakakatsyak ako na kung hindi ho dahil sa inyo, hindi po naging konsehal si RICO GOLEZ. Maraming salamat ulit. Ayan, ngayon naman po at tumarating po ang ating konsehal, Konsehal Val Soto. Palakpakan po natin. Ayan. Sige nga, kaway ka. Kamay-kamay muna po siya doon.